guys, ito na po yung mga isda natin. Matagal-tagalin po natin nakita to na may leak po pala dito. Tapos na po natin ilagay yung mga filter media natin dito. What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Dilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, marami po tayong gagawin ngayon. Una na po dun ay samahan niyo po ako at bibili po tayo ng pagkain na pampaganda ng kulay ng ating mga lagang isda or yung color enhancer. Meron po kasi tayo ditong ginugroom na isda at gusto nating lumabas, tumingkad at mas gumanda pa yung kulay nila. Baka sakaling manalo. Sinuggest ko ito ng mga kaibigan natin magaling pagdating sa pagpapaganda ng kulay ng mga isda. Kaya ngayon susubukan din po natin. Kayo, ano po ba yung discarding ginagawa nyo para mapaganda yung kulay ng mga isda nyo? Share nyo naman, comment nyo naman po dyan sa baba. Ayusin din po natin yung leak ng ating filter chamber na pinakita ko po sa inyo sa last video. Kaya isasabay din po natin doon yung paglinis ng ating mechanical filter chamber na pinalitan po natin ng filter brush. So yun, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Ngayon po guys, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Ito po yung mga isda natin guys. Sorry mga isda! Wala tayong pagkain ngayon dahil naubusan po tayo. Ito po yung mga ginagroom natin dito. Ito po yung leak guys na ayusin natin ngayon. Ayun. Ayun po guys, kailangan po natin pumunta sa pet shop para bumili po ng pagkain nila. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! Ayan po guys, nandito na po tayo ngayon sa Paricoy Pet Shop. Tara, pasok po tayo. May mga rator din po sila dito. Mga ECDC. Ayan, may mga auto feeder din. Meron na din po sila dito mga glass tank. Ayan. Ito na po yung mga nabili natin. Tara, uwi na po tayo. Ayan po guys, naka-uwi na po tayo. Ito na po yung mga nabili natin dun sa pet shop. Nabili pa po tayo na extra. So ito, meron na po silang stock ng Koi King na medium. Yung nakaraan po kasi small po yung nabili natin. Ngayon, ito sakto po ito sa mga alaga natin. Medium na Koi King. Ayan. Tapos ito po yung pagkain na sinasabi ko sa inyo. Ito po yung Benny Fuji Color Booster by GPD pa rin po ito. Same po ito ng brand dun sa ginamit natin na growth dun sa ating mga grow out, yung Shuri by GPD. Ito naman ay Benny Fuji. Suggest lang po ito ng mga kaibigan natin. Kaya ngayon susubukan din po natin to. May nabili po tayong extra magnetic brush para mas madali po yung maintenance. Kapag naglumot na po yung aquarium natin, madali lang po natin itong malilinis. So ngayon, pakainin na po natin yung mga alaga natin dito dahil gutom na po talaga sila. Yung large po sana yung bibilihin natin ito. Kaso wala po silang tigwa 1 kilo. 5 kilos po yung available nila. Kaya ito na lang pong medium yung binibili natin. Mahal po kasi pag 5 kilos. Kaya ito na lang. Ayan, kainin na po natin sila. Whoops! Gutom na po talaga sila guys. Yan yung hammerhead natin dito na albino. Tapos meron rin tayong black. Dudurugin ito lang. Yan din po natin itong mga dapi natin. Mga mixed breed na po ito. Soon magdadapi na din po tayo ulit. Bigyan din po natin yung fry ng mga shobo natin. Nag-aabang na po yung mga isda natin guys. Gutom na po talaga sila. Ito na po yung pagkain nila guys. Bigyan na po natin. Yun. Hinaan ko na po muna yung compressor natin para mas makita po natin sila. Ngayon, ayusin na po natin itong filter drum dahil mainit pa para madali lang pong matuyo yung sealant na ilalagay po natin dyan. Tapos mag lilinis na po tayo ng filter chambers. Patayin na po muna natin yung UV at saka yung pump. Lilinisin po natin to ngayon. Ito po yung chamber na may leak, yung isang bio chamber natin. Ayan, tinanggal ko na po muna yung UV light natin. 10 watts po itong gamit natin dito. Lalagyan ko na po muna ng elbow to para hindi po makapasok dun yung tubig natin. Ayan.
Ngayon pwede na po natin i-drain yung tubig hanggang dun sa may pipe niya. Ayan po guys, nabawasan na po natin yung tubig, nakuha na po natin yung tamang level niya. Ngayon, pwede na po natin itong lagyan ng epoxy. Pero tanggalin na po muna natin yung dating epoxy dito. Matagal-tagalin po natin nakita to na may leak po pala dito. Pero di naman naka-affect sa level ng tubig natin, kaya okay lang. Pero kailangan din po natin itong i-repair para hindi po masira itong kahoy natin dito. Mag-mix lang po tayo ng equal amount nitong epoxy, Pioneer epoxy po to, all purpose. Ayan po guys, tapos na po natin lagyan ito ng epoxy. Sana hindi na po ito mag-leak. Hintayin na lang po natin ito na matuyo, at habang naghihintay tayo na matuyo ito, linisin na po natin itong filter brush natin o itong mga mechanical filter chambers natin dito. Kunin na po natin yung mga filter brush. Sana hindi po tumasik sa mukha natin. Yun. Grabe po yung lumot guys. Ubutin na po natin ito. Yun o. Grabe po yung lumot guys. Pero napakadali lang po niya tanggalin. Kaya po bumabara itong ganitong setup, no? Lalo na pag napakaraming lumot. Grabe yung lumot. Wow. Linisin ko na po muna itong chamber natin, tapos susunod po natin itong mga filter brush. Ayan, malinis na po yung mga filter chambers natin dito. Ayan. Ngayon, pwede na po nating linisin yung mga filter media natin. Ayan po guys, natanggal na po natin yung mga lumot dito sa filter brush natin. Ito po yung nakuha nating lumot. Grabe. Bumaba na po yung tubig dito. Medyo matigas na rin po yung epoxy na nilagay natin. Ito po yung nabawas tubig ng pan natin. Itong skimmer natin, lilinisin din po natin to, kasi sobrang daming lumot yun. Dagdagan ko na po ng tubig yung pan natin. Ayan po guys, tapos na po tayong mag water change. Dito wala pa pong tubig dahil pinapatuyo pa po natin yan, yung pan natin. Ayan. Tapos tong skimmer natin, dapat linisin din po natin to. Kasama din po yan sa maintenance, dahil pag barado po kasi yan, hindi na po makakapasok dyan yung mga dumi papunta sa filter natin. Kaya kailangan din po natin yan linisin. Ayan po guys, tapos na po natin ilagay yung mga filter media natin dito. Yan. Ngayon, hintayin na lang po natin na mag-cure o matuyo na po talaga yung epoxy dyan para ma-resume na po natin yung system. Ayan po guys, hanggang dito na po muna itong video na to, at i-update na lang po kayo sa susunod na video natin about dito sa ating filtration, dahil patitigasin po natin talaga yung nilagay natin na epoxy para sure po talaga na hindi na po mag-leak to itong filtration system natin. Sana nag-enjoy po kayo sa video na to, pero before po tayo matapos, ito na po inyong mga shoutout. That's it in the to catch you today. Thank you for watching this video, and I hope you like it. And if you did,
please like, share, subscribe at pakikinin po yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. At kung gusto mo tong video na to, may mga videos po tayo dyan sa channel natin na nakatulad ito na pwede nyo po panoorin. Eh yun, hanggang dito lang po muna. Thank you and see you on my next video. Peace out!